Hi guys! Welcome to my vlog! This is your Kuya Chard, ang inyong nag-iisang homeowner buddy at your service. Ngayon, magluluto tayo ng napakasarap at nuknukan ng sarap na patatim. Tingnan nyo naman guys, ganito ang gagawin nating patatim para sa araw na ito. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik at i-prepare na po natin ang pagluluto ng masarap at nuknukan ng sarap na patatim. So ito na guys, wala nang intro, pasok! Hi guys, welcome to my vlog. This is again your Kuya Cardo, ang nag-iisang homeowner buddy at your service. Syempre, ang nandito tayo ulit para magluto ng nuknukan ng sarap na mga pagkain. Ang lulutuin natin ngayon ay walang iba kundi ay patatim. So, ito ay famous pagkain ng mga Pinoy, ang patatim. So, madali lang din ang ingredients nito guys. Kaya lang nga, kailangan pa rin ng mahabang pasensya dahil tatlong oras natin lulutuin ang pagkain na ito. Dahil nga, kailangan malambot, tender, at nuknuka ng sarap. Yun ang pinaka-importante kasi kailangan maging maano yung lasa niya doon sa patang lulutuin natin. Okay? So, ang ingredients natin ngayong araw ay walang iba. Siyempre, ang famous pata. Ito ay in-order natin kay SK Body Salting. Doon po kayo umorder. Tingnan nyo naman guys. Oh. Ang ganda ng pata natin, di ba? Oh. Natanggal na yung paa. So, ito na lang talaga. Per kilo nito, nasa 230 lang guys. Kaya talagang maganda yung cut niya, di ba? So, bili na lang kayo. Mag-order kayo kay SK Body Salting. Dito lang siya sa KS17. Homeowner siya ng Lancaster. And then, syempre, kailangan natin ng suka, toyo, oyster sauce, liquid seasoning, sesame oil, and then sugar, brown sugar, and then leeks, at yung ating gagamit din tayo ng star anise, laurel, pamintang buo, at bawang. Yan. Ayan. Kalimutan pa. Malilimutin na. So, eto na guys. So, magluluto na tayo. So, papakita ko sa inyo kung paano magluto na famous at nuknukan ng sarap na patatim. So, see you guys later. Bye! So, eto na nga guys. Papakuloan muna natin for 1 hour itong patang na bili natin. Ilalagyan lang natin yung tubig ng asin at pagkakulo nito ay ilalagay na natin yung pata na gagawin nating patatim. Yan. So after that, lalagyan muna natin ng luya para mawala yung lansa ng karne. Okay? So after kumulo ng konti ay ilalagay na natin ang ating main ingredients ay yung pata. Yan. So, ilalagay na po natin yung patang binili natin kay SK Body Salting. Tingnan naman ang laki at ang ganda ng pagkakat ng patang nabili natin. So, papakulaan natin to guys ng 1 hour. Babalik na rin ng 30 minutes yung kabilang side at 30 minutes again sa kabilang side para pantay ang kanilang pagkaluto. So, habang hinihintay natin mapalambot natin yung pata, gagawin naman natin yung sauce o yung gagamitin nating mixture para sa patatim. So, naglagay na tayo ng tubig at ilalagay natin yung brown sugar na 1/4 na binili natin. Yan. Pagsasama-samahin lang natin guys yung ingredients
para sa mixture. So, brown sugar, and then lalagyan natin ito ng toyo. Yan. So, after ng toyo, ilalagyan din natin ito ng suka. Yan. So, may suka tayong nilagay. After that, yung oyster sauce. Hindi natin uubusin yung oyster sauce. Yung kalahating sachet lang ang gagamitin muna natin. And yan. So, halu-halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw yung brown sugar na nilagay natin. So, halu-haluin lang natin, guys. So, halo ng halo. So, eto na nga, guys. After an hour, nakita nyo naman, medyo konti na lang yung tubig dun sa pinakuluan na pata. So, tatanggalin na natin to, guys. And then, isiset aside natin in a while para naman i-prepare natin yung lalagyan niya para dun sa ating mixture na ginawa natin kanina. So, hugasan lang din natin uli yung kawali dahil same pan yung gagamitin natin. So, yan. So, medyo malambot na siya, guys. Pero, 2 oras pa ang gagawin natin sa pagluluto. So, eto na, guys. So, ipe-prepare na natin yung paglulutuan ng pata team. So, nilagay na natin yung mixture. Aayusin lang natin yung pagsalansang kasi para hindi masunog yung pata team na lulutuin natin. Yan. So, pag ayos na. So, yan. Maayos na yung pagkasalansang. Ilalagay na natin yung pata na pinakulaan natin ng 1 oras. Yan. Ilagay lang natin sa gitna. And then, ilalagay na natin yung mixture na hinalo-halo natin kanina. Diba? So, yan. And then, syempre, lalagyan pa rin natin ito ng additional water dahil 2 hours ang pagpapakulo ng ating patatim. Yan. So, lalagay na natin yung bawang na pinitpit na bawang. Yan. So, yan. So, ganun lang, guys. Napakasimple lang nito. And then, yung star anise, mga 3 piraso ang nilagay natin. And then, ang susunod nating ilalagay yung peppercorn or yung pamintang buo. Yan. So, marami-rami yung nilagay natin pamintang buo. And then, hindi mawawala ang laurel leaves. Yan. Dahil yan ay magbibigay dagdag aroma dun sa patatim na lulutuin natin. Yan. So, mukhang okay na yung pwesto. So, tatakpan na natin to at maghihintay na lang tayo ng 1 hour para baliktarin naman natin yung kabilang side para balance yung pagkaluto ng ating pata. So, ipakita ko lang saglit yung nilagay na yung pata team bago natin takpan. Ito na siya, guys. So, makikita nyo, kumpleto na yung recado. So, yan yung papakuloan natin for 2 hours. Yan. So, after an hour, so, babaliktarin na po natin yung pata na pinakuloan natin. Para naman yung kabilang side naman, yung maluto at maging balance yung pagkalambot ng pata. Yan. Medyo, halos parang humihiwalay na yung laman doon sa buto. Kita nyo, guys. So, kailangan medyo maingat lang tayo sa pagbaliktad para hindi naman siya maglasog-lasog. Diba? Dahil sobrang lambot niya na, guys. So, yan. So, nabaliktad na natin. So, papakulaan pa natin uli ito ng 1 oras para talaga namang very tender at super lambot at manuot yung sarap. So, dinagay na natin ngayon yung kalahating oyster sauce na natira dun sa sachet kanina nung ginawa natin yung mixture. So, yan. Para
mas masarap, malasa yung ating pata team. Yan, nakakagutom na guys. Itsura pa lang talagang maghahanap ka na ng kanin, di ba? Yun, so tatakpan natin, lulutuin natin siya, papakulan uli natin ng after an hour pa. Yan. So ito na guys, pagkalipas ng isang oras, ganito na siya guys. Tignan nyo naman, napakasarap at napakabango nito guys ha. Talaga namang, yan guys, yung ating nilutong patatim. Yun, so nilagyan natin ng konting pechay na wala tayong makikitang Chinese pechay o yung bochoy ba ang tawag doon. Yan, tignan nyo naman guys, napakasarap. So, yan po ang ating nilutong patatim. Yan, so eto na, nagplating na tayo guys. So, alam nyo na, pag nag-plating, ang kasunod nito ay wala nang patumpik-tumpik, wala nang pa-intro-intro, kainan time! Ito na, ang ating pinakamasarap na portion, yung kainan time, guys. Dahil tingnan nyo naman, guys, nakakagutom talaga. Mapaparami na naman ang kain ko nito, guys. So, let's go! Hi guys! I'm back! Ito na ang pinaka-favorite portion ng ating vlog, ang kainan at tikiman time! Welcome again mga nuknukers sa aking Richard Tanglaw TV. Ngayon, titikman na natin ang ginawa nating patating. Tatlong oras guys ang ginawa natin, ginugol natin dito para maluto lang to. Pero syempre, dahil sa sobrang tagal, eto naman yung pinaka-favorite natin, ang kainan. So, ano pang hinihintay natin? Subo, tikman na natin, ilapangin na natin to guys. So, let's bless the food. Yan guys, this is the moment of truth. Titikman na natin kung gaano kasarap ito. So, grabe. Sigurado, sobrang lambot to guys. Wow. Grabe, lambot. So, magkakamay tayo ulit guys. Namin sarap. Ang lambot ng laman. Grabe, ang sarap. Talagang ano, ang worth to wait. Ika nga. Ang sarap. Saka yung lasa niya nanunuot hanggang laman.
Ha? Guys, ang lambot ng ka. Ang lambot. Mm. Diba? So, ang ingredients lang natin dito, guys. Napaka dali lang. So, brown sugar. Mm, toyo. Oyster sauce. Laurel leaves, kamintang buo, sesame oil, suka, and brown sugar para yun ang magbigay ng tamis dun sa niluto nating patatis. Tapos, ilagay nyo lang lahat yun. So, nilagyan ko rin siya ng plates para hindi magdikit, dumikit yung balat sa kawali. Maprotektahan yung balat. Hmm. Yun lang guys. Hmm. Grabe, lambot. Hmm. Ito. Yung etay. Mmm. Mmm. Ang sarap. Try nyo to guys dahil ano lang naman. Mmm. Madali lang siya lutuin. Kaya lang medyo mahaba yung oras na paghihintay kasi gusto nga natin malambot na malambot yung pata na halos humihiwalay na yung laman sa buto. Sarap. Bilhin mo sa restaurants ang isang patatin na napakamahal, di ba? Dito kung gusto niyo makabili ng premium na cut ng pata, i-message niyo lang si Bali Salting. Bukod sa maganda yung cut niya, mura pa. Mm. Aba, tap. The next bag naman natin. Magluluto tayo ng crispy pata kare-kare, di ba? Sarap yun, sarap. Mga putok batok meal. So again, this is your Kuya Cardo, a nag-iisang homeowner buddy at your service. Thank you for watching my vlog and thank you for your support. Please subscribe,
like, comment, and share my YouTube channel, Richard Tanglaw TV. And don't forget to click the notification bell button for updates. Again, mga nuknukers, hanggang sa muli. Bye!